So, dito naman tayo sa kanilang special edition heritage bike. Yes. This is the one of 1,923. Yes. Napaka-special naman ito sa sakyan ko. Alright, sige. Try na natin. Abot ko na kayo. Sige. Sige. Huwag mo. Hawa ka dyan. Yan akong pampayad ito. Hi there, car buddies! So, we're here at Motor Ace, Daang Hari. And for today's video, we will be having another motorcycle vlog. And we're going to feature the BMW. So, let's go! Wow! Do you know this brand? This brand? This brand? Or this brand? Not so, right? But how about this brand? Well, all of those brands are German motorcycle manufacturer, but BMW is the most famous German car and motorcycle brand. Being German, its quality and efficiency is known worldwide. That is undoubtedly extended in their motorcycles. Aside from having an excellent build quality, BMW bikes are usually packed with high-end features and accessories. BMW is originally an aircraft engine maker, which started its business in 1910. And they made their first ever motorcycle, the R32, in 1923. Its most famous bike is a sports bike, which is the S1000RR, while the R1200GS has been the best-selling adventure bike that was sold by the brand. And later, we're going to confirm all that information with Sir Lorenz, no, kung tama ba yung mga na-research ko. If you're looking for prestige, excellent engineering, and a motorcycle brand name that speaks for itself, BMW is the way to go. So now we will be joined by Sir Lorenz, the BMW sales executive here in Motor Ace, Daang Hari. Sir, please introduce yourself. Hi everyone, good morning. I'm from BMW Motor Ace. I'm Lorenz Bergado, sales executive here at BMW. Just call or text at 0926-1417-747 or visit us at Motor Ace BMW Daang Hari. Alright, and meron lang akong mga few questions, sir. Sure. No? So, ano ba, what are the types of bike being sold here dito sa dealership? Mostly is adventure bikes, like a GS, GS850, and 1250s. Alright, mamaya naman siguro pwede natin lugutin yung mga yan, no, sir? Yes. Alright, and yung best-selling unit nyo? The Hotcake is a 1250 GS. Okay, so sir, ano naman tong bike na to? This is F750 GS. It's known as a sport. Sport is the color. It's a BMW colorway. This one is adventure bike na tama, yes, sir? Yes, this is the entry level of adventure. Entry level, yes. Siya ng adventure. Mm-hmm. Usually, ang adventure bike, ginagamit siya for? Off-road, road, anything. Mga nakikita ko to kadalasan sa ano eh, sa Ironman ba yan? Ironman, yes. Uh-oh. Tapos, sa road, laging siya makikita. Uh-oh. Usual. So, ano naman yung price range nitong adventure bike? This is 765,000 only. Okay. So, itong mga sir, itong mga to, ano naman to? That's mga? A heritage. This is the R90. Mm-hmm. It's called this as a heritage bikes. Heritage, yeah. Bike. So, ano bang pinakaiba ng heritage sa adventure bike? So, yun. Ito is for short ride. That one is for long ride. Long ride. If you want to have coffees or dyan lang sa gas station or what. Medyo maporma tong maporma, bike na to, yes. Eh, no? Alright, so ano ba yung mga features, specs? This one is R90 Scrambler. Medyo upright siya. Then, mm-hmm. Yan nga, naka-tires na rin na Anaki. Single gauge, LED na. LED lights. Okay. LED. And this one, dual gauge, mm-hmm. Then naka-inverted suspension na rin siya.
And then Retro. Yung mga price range nitong Heritage Sir, bike. This one is 1.185, then 1.3. Ilang cc yan, sir? It's a 1200 cc. 1200 cc. 1200 cc. Then, yun, same specs. Iba-iba ng category. Example, this one is Scrambler. Then, this one is R90 Special. Anong mga difference nung yung sinasabi niyo yung category, sir? Ito, the fork. Mm-hmm. Fork, then the gauge. That's a different. But, same engine. Okay. Alright, so, proceed naman tayo dito, sir. Okay. Alright, sir. Ano naman tong bike natin dito? This is R90 Special na 100 years. So special edition siya. Mm-hmm. And I heard na nito lang to ni-launch? Yeah, last week. Sa Makina. Makina? Moro. Makina Moto. Yes. Alright. So, ano bang mga specs nito? Yun. Features? Ito, naka-cup na 719. Tapos, naka-levers ng BMW na 719 din. Mm-hmm. Also, the engine is 719 covers. And the Taft is 719 engine. Then, tubeless na rin yung mga tires niya. The other R90 is not a tubeless. But this is the special. That's why naka-tubeless na yung ano niya. And napansin ko lang sa mga classic, naka... Labas yung engine? Oo. Yes. Anong tawag sa engine na to? Sorry. This is a boxer engine. Boxer type. Engine. Pag nakita mong boxer engine, it's a BMW trademark. So, this one is special edition, sir, yes. Diba? Bakit ito yung special edition nyo? Because of the number. Mm-hmm. Then, since 1923, mm-hmm. lumabas ang... Oh, yung first ever R32. Yun. The first ever motorcycle bike. Yes. Na, right? Okay. Ngayon, 100 years natin is worldwide yun, ha? Oo. Lumabas lang is 1,923 units. So, yun lang yung unit na available. Mm-hmm. Becomes and, with acrophobic pipe pala siya. Alright. So, ang price range naman nitong ating special edition? Is 1.795. Alright. Yes. So, ano naman yung mga affordable units natin dito? Meron tayong R310. R310. So, tara, punta natin, sir. So, from the high-end bikes, so dito naman tayo ngayon sa most affordable bike nila, sir. Ano na ba mga features and specs nito? This one is a G310R. That's a 310cc. Mm-hmm. 310cc. Yeah, that's a special for newbie na gusto mag-BMW na. Anong price range nitong? 300,000 lang. Oh, 300,000. Bagay na bagay sa ito, madam. But anyways, napansin ko medyo makulay siya, no? Yeah. Meron pa bang other color? Meron kaming isang kulay na wala pa kami ngayon. Uh-huh. It's a black and white. Dalawa ang three colors. Three? Yeah. Okay. It's a white. Ito pa isa. Alright. And then the red, then white and black. Oh, okay. Mm-hmm. Parang medyo familiar sa akin yung bike na yun, sir. Parang nakikita ko to kay Michelle Gumabao. Mm. Ano ba tong bike na to? That's the F900 XR. Okay. It's a new model. Adventure ba siya? Tama? That's a roadster. Okay. So, sir, ano namang difference ng sports touring sa adventure? Okay. Sa adventures, as you can see the tire, mm-hmm. the different tires. Sa adventure kasi may 19, may 22. Oh, medyo malaki nga yung front tires niya doon sa back, no? Yung upright ng manibela. So medyo mas relaxed siya talaga. Relaxed pang yun. Long drive. Pang long drive talaga siya. This one naman is... Pwede siyang i-long drive. Pero yun nga. Ito, this power. One parehas sila ng... 17. Alright. Different sa tires din, may kita mo sa tires. Uh-oh. Yun, off-road tire. Uh-huh. Ito, sport tire. Okay. So medyo, kumbaga parang may... hatak at the same time, pwede rin naman pang long drive. Yes. So, ang price range naman ng F900 XR? 995,000. 995,000. Okay. Sir, pakilala mo naman ako dun sa ano. Parang pogi ata. Sige, yun. Pogi talaga yan. So, sir, sino ba itong ano? Parang gwapo-gwapo nito. Tingnan nyo nga, i-close up nito. Pang-gwapo talaga to. Parang familiar yung...
Ano? Mga kita ko yan eh. Tambal ko nga pala. Medyo pagod na eh. May yakin ka namin nga ganyan. Ayan, aside from the bikes, no, meron din kayong mga... May mga apparels din kami. May mga apparels din kayo dito available, yes. No, sir? Ano ba itong bike natin dito, sir? This is S1000RM. S1000RM. It's a M package. Ito yung naked bike, tama, naked sir? Bike ng BMW. It comes with the forged mugs, then carbon. Mm-hmm. Oo, then acrophobic pipe. Ayan. Alright. Tapos BMW colorway. So white, sorry? And blue. Ano namang price range nitong naked bike na to, sir? Ito is 1.755. 1.755. Meron pa bang ibang other naked bike dito or ito lang? Meron pa yung mga base model na ibang kulay. Alright, so... Alright. Proceed tayo sa next, sir. So this one naman is also adventure bike, yes, tama? Yes, this is the very famous adventure bike. A very famous adventure. Yes. Bakit sa famous? Ano bang ano? This is our 1250 GS Adventure. Mm-hmm. With the 30 liters. Mm-hmm. 30 liters na siya. Tapos, may kompleto na siya. May crash guards, may aux light na rin. Medyo may kataasan siya. No? Yes, nabababa pa ba itong ganito? Yes, this is electronic suspension na. Oh. So you have two options. Okay. We have low suspension, then standard suspension. Oh. This one is standard suspension. Pwede tayo mag-adjust sa suspension. Mm-hmm. By button. Oh, this galing. Electronic suspension eh. Alright. So, yes, so lahat ba ng adventure bike may ganon? Or this lang? Bike lang. For GS. Okay, for GS lang. Yes. And then ang price range naman? This is GS, R1250 GSA Trophy. This is 1.735. So, do you have any ibang color pang available? Yes, I have. Meron tayong R1250 GS Adventure na Rally, R1250 GSA Triple Black. This is the Rally. Okay. Yung Triple Black? Triple Black, as of now, out of stock pa. Ah, alright. Mukhang mabili ah. So, ano naman yung mga nandun, sir? This is R1250 GS. Mm-hmm. We have a GSA, that's a adventure bike. This is GS naman. Ah. This is a 20 liters. So another, kumbaga another variant siya, yes, nito. Yes, as other variant. Uh-huh. Anong difference nilang dalawa? It's a liters. This is a 20 liter. Ah, okay. Mas maliit yung tanke nito. Mas maliit, mas manipis ang konti. And what do you mean by GS ba, sir? Gallanstas. German term. That's a German term. Ah, mm-hmm. Tama. Gallanstas. Means on and on road. Oh, okay. So ano namang price range nito, sir? This is 1.645. This is 40th edition GS. And GS. So medyo ito 1.7 tama? 1.735. Medyo dikit lang sila ng medyo price. Medyo dikit lang. Sa variant, sir, meron tayong R1250 GS Rally. That's a white. And color BMW way. Okay. So itong hilerang to is puro 20 liters na GS. Puro 20 liters na GS. Okay. And then dun sa other side, the other is... side is 30 liters GSA. Alright. Mm-hmm. Okay. So, ayan. Since naikot na natin yung most ng kanilang mga motorbikes dito, itatanong ko naman yung about sa maintenance, sir. Okay. Meron tayong appointment setting. Appointment. Mm-hmm. Just call or text Mr. Chokoron. That's a service advisor. Mm-hmm. I give you the number at 0961-2516-508. Okay, andun na rin, kasama na rin yung sa warranty and all. The warranty, okay. Ang BMW, ha, mm-hmm. 5 years warranty. Parts and services. Parts and services, alright. And ano naman yung mga ano mode of payments niya dito, sir? Meron tayong financing. Bank financing. Bank financing. Or meron tayong in-house financing. So, alright. And I've heard na meron din kayong... test drive? Test drive dito, tama sir? Yes. Ano bang kailangan nila kung interested sila mag-test drive? Ang requirements lang namin for test ride, gear, proper gear, tsaka bring helmet. Your own gear. No? Bring own gear and helmet. Right. So, ano ba sir? Kailangan ba nila magpa-schedule? Schedule by Facebook. Check na lang. So, ipa-flash na lang namin sa screen yung Facebook nila. Thank you. All right. And please make sure to bring your license, of course. Of course, the license. Okay, please okay. Do invite yung ating mga car buddies dito sa punta kayo dito sa amin sa Daang. Akong bahala sa inyo.
Si Baby Boy ang bahala sa inyo. Bahala sa inyo. All right. Thank you so much. All right. Thank you so much, Carview. So we're done exploring the motorbikes of BMW Daang Hari, and I hope you did see a glimpse of your future or dream bikes. And if you're interested, please do contact Sir Lorenz. So we will flash his contact number on the screen. And of course, thank you so much to Sir John Neri for allowing us to feature their dealership. Please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, CarbyPH, and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga susunod namin videos. So, see you on our next video! So now, itatry natin sakyan, no, yung bawat category ng mga bikes nila dito para ma-differentiate natin kung ano bang feeling. Alright, so okay. Tama sir, paano bang... Parang horse riding? Okay, sige. Kahit di ba ako nakasakay ng horse. So ayan, sige. Naka-ano siya, no? Anong tawag dito? Naka-side stand. Naka-side stand siya. And then... Oops! Alright. Okay. So ayan, ito yung category nila ng adventure bike. So medyo mataas. Medyo mataas. Medyo antas. Parang gusto mo yatang oo. Itayo. Parang gusto ko lumutang. So anyways, ito naman kasi may electronics na... Electronic suspension. So actually, as of now, naka-standard siya ng height. Naka-standard siya. May mga adjustment para bumaba. Oo. So ma-adjust ba to sa height ko? Oo, kaya. Pero ayun na nga, hindi standard yung height ko. So hayaan na natin yan. So pagbaba, ganun din. Ganun din. Right? Okay. Uy, pangarap ko to talagang madrive yung ganito. Sagyan mo na lang. Sagyan ko na lang po. So, alright. Dito naman tayo sa nakikita ko parati kay Miss Michelle Gumabaw. So, by the way, ang height ko nga pala is 5'3". So, medyo nasa minion side tayo. Kaya hindi talaga ako parang malabang mag-flat foot ako dito sa mga motor dito, no? But anyways, let's try this. Okay. Pwede ko bang ito? Sige. Alaya kita, ha? Oo. Game 1, 2, 3. Itatayo? Yeah. Okay, sige. 1, 2, 3, go. Oops. Ginagawa. Wala lumulutang talaga. Medyo abot mo, ha? Medyo. Pero parang masarap to, ano yun? Mm-hmm. Sarap siya gamitin. So, ito naman sir, yung naked bike. Ito, try naman natin yung naked bike. And as you can see, medyo abot ko siya. So, try natin kung maitatayo ko, no? Ready ka na ba, sir? Sure, ready, ready. Are you going to catch me if I fall? Sure. Alright. Okay. Try natin, sir. Hindi ba din abot? Di pa rin. Wait lang, di pa rin abot. Pero sige, matatayo ko ng konti. Matatayo mo? Hindi talaga abot. Mag-aang siya eh. Wait. Okay. Nakatao. Eh, iupo mo kasi. Ano? Upo mo. Nakaupo ako. Sige, saka mo. Sige, 1, 2, 3. Oh, nakaupo mo lang. Giniago mo? Lumulutang. Sobrang midget ko naman. Baka yun kaya ko. Mas mataas to. Mas mataas yun. Anyways, ayun nga, since naked bike siya, no? Yeah. Pero yung... Parang medyo may pagka-sporty din yung ano. Sporty yun. Ang... Kasi ano tinan mo yung forma ko dito, nakaganan yun. Hindi siya yung... Hindi siya upright. May naked na nakaganda yun. Tama. Mm-hmm. Hindi siya upright. So, ayun. Medyo sport. Pero parang bagay siya sa outfit. Wow! Alright. Anyways, sa iba naman tayo. So, dito naman tayo sa kanilang special edition heritage bike. Yes. This is the one of 1,923. Yes. Napaka-special naman ito sa sakyan ko. Alright, sige. Try na natin. Abot ko na kaya. Sige. Sige. Buha mo. Hawa ka dyan. Kaya akong papayan nito. Alright. Hindi ko pa rin abot. Pero anyways, ang saya. Anyways, ayun.
pag usually ganito naman gaya na to eh, no? Kasi pag umandar na to eh. Gagang niya pag umandar. Like, hindi, I mean, may nakikita ko ng mga maliliit din na kayang marami, magpatakbo actually, ng mataan. Maraming rider na maliliit din. Oo, talagang ano lang, halimbawa ganito muna yung posisyon nila. Tapos i-aandar na nila, no? No, ang ginagawa nila, kabila, papatanggal yung stand, nakakambyo na yan. Oo. Tapos dire-diretso na yan. Nakikita ko. Problema lang nila sa EDSA. Ay, oo, yun. Kaya tigil ng tigil. Hopefully, matuto na talaga akong magmoto. Alright? Okay. Picture. Gusto ko dito kayo.